Hello mga sangkay, welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na sa Sangkay Lounge, muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapadito sa Pilipinas o sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Kumusta? Kumusta kayong lahat mga sangkay? So ngayong araw na ito, gagawa ko ng reaction video patungkol dito sa kay Ma'am Luz, sa update kay Ma'am Luz at saka kay Boogie. So, napanood ko itong video na ito, live na ito, sa kay Professor Dudes Peteza. So, credit dito kay Professor Dudes Peteza. May kinuha kong video clips na ipapapanood ko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Professor Dudes Peteza, subscribe niyo po siya. Then kung gusto niyo na mapanood ng buo itong live na ito ni Professor Dudes, puntahan niyo po ang kanyang YouTube channel. Gaya na sabi ko, mayroon akong pinuhang video clips, ipapapanood ko sa inyo. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito sa video na ito. So tara mga sangkay, panoorin natin. Bakit siya tumawag? Nahingi ng pera. Nahiram ng pera. Siyempre, yung hiram ng pera, hingi na yun eh. Alam naman natin yung kapabilidad ng tao, no? Siyempre, bigay ko na lang yun. No? At sabi ko ay umuwi na at puntahan si Ma'am Luz. Kailangan siya ni Ma'am Luz. Ano po? So malalaman natin kung makakauwi si Boogie, ano? Sana nga makauwi. Pero yan po ang ating prayer na bumalik na siya kay Ma'am Luz, ano. Kasi nga siyempre sabi ko nga noon, hindi naman makakatisyan si Boogie, uuwi din naman 'yan. Kaya ito nga wala na siyang pera, bagamat nagtrabaho pero wala pa din pera. Sa akin pa rin siya lumalapit. Kasi nga siyempre alam naman niya, hindi naman niya maasahan yung ano. Ibang dapat naasahan niya. Ayoko nang banggitin. Ayoko nang sabihin na kamag-anak or kaibigan or whatever. Basta po tayo tumutulong na kung meron bibigay po natin. Actually, sabi ko nga sa kanya, kung hindi na siya umalis, hindi sana siya mahihirapan. Kasi pinapapag-aral ko naman siya, siya din naman yung umayaw sa pag-aaral. Tutulungan naman siya. Sana sayang nung chance kasi tutulungan namin siya. Si Boogie naman nag-chat yan sa akin. Yun, kagabi, nag-chat siya, tumawag siya. Yan. So pinadalan ko po ng pera. Ano po? Hindi po, wala na po siyang trabaho. Kaya gusto niya umuwi. Umalis siya doon sa trabaho. Wala na siyang trabaho at wala na rin. Ang dami ng utang yata doon kasi siyempre na. Nakikitira lang, walang trabaho, dalawa sila, sabay hindi naman sila tatagal. So yan mga sangkay, at tinapanood nung yung video clips na aking kinuha doon sa live ni Professor Dudes Peteza. Gaya ng aking sabi, credit dito kay Professor Dudes Peteza. Ayun na nga, ito nga yung update sa kay Boogie, no? Sabi ni Professor Dudes na tumawag sa kanya or nag-chat sa kanya si Boogie na nanghihingi or nanghihiram ng pera sa kanya. Pinadalahan daw niya ng pera ito. Siguro si Boogie sa ngayon nahihirapan na sa buhay, no? Gaya ng sabi pa dyan sa video, no, nasabi niya na sana bumalik na si, ano, kinausap niya na bumalik na si Boogie para masikaso, may mag-alaga na muli sa kay Ma'am Luz. Sabi pa niya na kaya daw sa ngayon nahihirapan si Boogie dahil wala ng trabaho. At mukhang maraming utang daw ito si Boogie. Dahil nakikitira, hindi at alam natin kung sino ang tinitira nito ni na Boogie dito sa Manila. Kasi sabi dito daw sa Manila, nagtatrabaho sa bakery. So maganda itong balitang to, no, na nagparamdam na si Boogie. Mukhang naramdaman na niya ang hirap sa buhay sa ngayon, no. Naranasan na niya yung meron siyang kasama niya yung kanyang live-in partner, no, na mahirap ang buhay. Lalo't lalo na meron dalawa kayo nakakain.
kung sa bakery lang nagtatrabaho, tapos meron ka pang kasama, dalawa kayo na nakakain, tapos mangungupahan, mahirap talaga. Hindi magkakasya yung sweldo kung ikaw ay na tatrabaho lamang sa isang bakery. Yun nga, yun yung gaya ng sabi ko, maganda ito na nagparamdam na siya na sana bumalik na si Boogie, no? Bumalik na sa kay Ma'am Luz, kasi kailangan siya ni Ma'am Luz, no? At saka, nandiyan naman si na Professor Dudes, no? Sinabi naman ni Professor Dudes na willing silang tulungan muli si Boogie, no? Sa pangalawang pagkakataon. Kaya bagamat sinayang ni Boogie yung mga tulong dati na mga ibinigay sa kanya, yung pagpapaaral sa kanya, nasayang lahat ng yon, no? Pinapag-module siya noon ni na Professor Dudes, may mga sponsors na tumutulong sa kanya, pero hindi natin alam ang dahilan ni Boogie kung bakit siya umalis sa kay Ma'am Luz, no? Bakit niya iniwan si Ma'am Luz? Maraming haka-haka na sinabi na dahil nga daw sa mga sinasabi ni Professor Dudes, sinasaktan si Boogie. Pero dinipensahan naman ito ni Professor Dudes noon, na sinabi ni Professor Dudes na nag-uusap sila ni Boogie. Alam ni Boogie na hindi dahil sa kay Professor Dudes kaya siya umalis. Kaya siya umalis diyan sa poder ni Ma'am Luz. Maganda sana, no, makausap si Boogie. May paliwanag niya ito kung bakit nga ba bigla siyang umalis. Kasi alam natin na maraming mga netizens na nag-aabang, nag-aantay ng explanation ni Boogie bakit niya bigla na lang iniwan si Ma'am Luz. So gaya ng sabi ko, malamang si Boogie sa ngayon nakakaramdam na sa hirap ng buhay, no, nakakaranas na siya. So wala talagang papantay nung nandiyan pa siya sa kay Ma'am Luz, no, na merong mga ayuda na dumarating sa kanya. Hindi na niya kailangan pa na maghanap buhay para lamang sa kanilang pagkain, kasi merong mga ayuda na dumarating para sa kanila. So ang kailangan lang niya talaga diyan, sundin. Once na bumalik si Boogie at saka yung kanyang girlfriend, kinakailangan sundin yung mga ipinag-uutos ni Professor Dudes, no, kasi yun ay para sa ikabubuti sa kanila. Ang gusto lamang naman ng grupo ni Professor Dudes na laging malinis yung bahay, nakikita nilang inaalagaan si Ma'am Luz, hindi nagugutuman si Ma'am Luz, asikaso si Ma'am Luz, no, yung bahay dapat malinis, walang bisyo dapat. Kasi lumabas dito, no, nung mga nakaraan na si Boogie merong bisyo. Sabi nga na nagsusugal, tapos yung may mga nakita pa ng mga botay ng alak doon sa loob ng kusina. Sana sa muling pagbabalik ni Boogie, no, ma-realize niya na masarap ang buhay niya nung siya'y nandiyan pa, nung inaalagaan niya si Ma'am Luz na may mga ayuda na dumarating sa kanya. So ito lang yung aking reaction tungkol dito sa video na ito, no, na aking napanood sa live ni Professor Dudes Peteza, na meron tayong update sa kay Boogie. And finally, nagparamdam si Boogie, no, tumawag kay Professor Dudes nga lang nang hingi ng pera. Maraming salamat mga sangkay sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lang, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito mga sangkay, no. Sa kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroroon. Paalam na mga sangkay. Paalam.